matagal bago mag-sink in sa utak ko ang mga sinabi ni Chamila. Paghanga? Katulong? Senyorito? Masyado bang halata na gustong gusto ko ng amo namin? Masyado bang halata na nahuhulog na ako dito? Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko ginusto ito. Mabilis akong inayos sa mukha ko at tila walang problema na nagtrabaho. Hindi na muli ako pinagsabihan ni Chamila kaya naging kampante ako. Lalo na at wala rin sinabi ang iba mga kasamahan namin kaya hindi ako nag-alala sa opinyon nila. Siguro dahil wala naman silang napansin sa akin. Nang sumapit ang gabi, nakasimangot sa Ate Gina. Miss ko na agad si Senyorito. Sabi niya kaya kaagad ko siyang nilingon. Kaming dalawa lang nasa loob ng quarters ngayon dahil nandoon pa rin ang iba sa labas. Ilang taon ka na nagtatrabaho dito, ate? Wala sa sariling tanong ko. Gusto kong ibalin sa ibang bagay ang atensyon ko sa mga oras na ito dahil hindi ko maitatangging gusto ko na rin makita ulit ang perpektong mukha ng amo namin. Isang taon pa lang ako dito, Faith. Nakangiting sabi niya kaya napatango ako ng mahina. Ang tagal mo na pala, ate? Dagdag ko kaya tumawa siya ng konti. Swerte ko nga eh. Malaki na ang sweldo. Ang gwapo pa ni Senyorito. Kinikilig na sambit niya kaya napabuntong hininga na lang ako bago dahan-dahan na humiga sa malambot kong kama. Sa dahan-dahan pagpikit ko ng mga mata ko ay biglang lumitaw ang itim na mga mata na parang tagos hanggang kaluluwa kong tumitig. Kaagad ako nakaramdam ng paghihirap sa paghinga kaya mabilis akong bumangon para maghabol ng hininga. Pawis na pawis ako habang ginagawa iyon at hindi ko maiwasang hawakan ang mga labi ko. Hanggang ngayon ay parang ramdam ko pa rin ang labi sa akin. Ramdam ko pa rin kung gaano siya kabigat sa ibabaw ko at kung gaano kasarap ang pakiramdam kapag dikit na dikit sa akin ang katawan niya. Gusto kong magmura dahil ako rin mismo ang nagbigay ng dahilan para makaramdam ako ng nakakapasong init sa buo kong katawan. Hindi ako mapakali dahil doon kaya mabilis akong pumasok sa banyo para maligo ng mabilisan. Kailan siya babalik? Sana pagising ko bukas, nandito na siya. Dumaan ang ilang araw at ilang linggo ay hindi pa rin umuwi ang senyorito. Si Manang Jeanette ang umastang parang may-ari ng buong mansyon at siya ang naguutos sa amin ng kung ano-ano. Wala akong ibang magawa kundi sumunod. Matamlay ang buong katawan sa bawat araw na lumilipas at pilitin ko man na maging masigla ay hindi ko talaga magawa. Ayusin niyo ang paglilinis. Saka ikaw, Faith, dalan mo ako ng juice dito. Ngayon na. Strictong utos naman ng Jeanette habang siya ay komportabling nakaupo sa couch at halos humiga na. Opo, sabi ko sa kamabilis na sinunod ang utos niya. Lahat kami ang abala sa paglilinis ng mga sahig. Kahit wala namang dumi kasi pinakukuskus ni Manang Jeanette ang bawat sulok. Sobrang kintab na ng mga tiles pero hindi pa siya kontento kaya halos mamatay na kami sa pagod pero wala ni isang nagreklamo. Rinig kong pinalinis niya rin ang lahat ng mga sasakyan sa garahe na hindi ginagamit. Bruha, feeling may-ari. Biglang sabi na Ate Gina na sumabay sa akin kasi inutusan din siyang kumuha ng prutas. Napabuntong hininga na lang ako sa kamatamlay na ngumiti sa kanya. Sabay kami bumalik sa living room at kaagad kong nakita si Manang Jeanette na nakahiga na ngayon habang nakapikit sa couch. Unang lumapit si Ate Gina sa kapasimple niya lang na inilapag ang mga hiwang prutas sa maliit na lamesa sa gitna. Kumakbang naman ako para sundin ang ginawa niya. Kaso, aksidente kong natapakan ang basang parte kaya mabilis akong nadulas. Napasingap na lang ako nang direktang bumuhos ang juice na dala ko sa nakapikit na si Manang Jeanette. Impakta ka! Sigaw niya sabay tayo ng mabilis. Sorry po, sorry po. Paulit-ulit na sabi ko sa kapilit na pinupunasan ang basa niyang damit. Kaso mabilis niya akong itinulak palayo at lumagapak ang malakas niyang sampal sa kanang pisngi ko na halos magpabingi sa akin. Tanga mo! Sisiguraduhin kong mawawalan ka ng trabaho! Malakas na sabi niya sabay sampal ulit sa kabilang pisngi ko. Mabilis na tumulo ang mga luha ko. Hindi pa siya nakontento dahil mabilis niyang kinuha isang balde ng maruming tubig na ginagamit namin sa pagmamop. Saka mabilisan na ibinuho sa akin kaya kaagad kong naramdaman ang lamig na hatid noon. Manang Jeanette! Rinig kong angal ni Jamila. Huwag kayong manginialam. Ako ang masusunod sa mansyon na ito ngayon. Sigaw ni Manang Jeanette habang nanlilisik ang mga mata sa galit.
Ramdam na ramdam ko ang pagdaloy ng tubig sa buo kong katawan. Basang-basa ang uniforming suot ko hanggang sa panloob ko. Nanginginig ako dahil sa pag-iyak at sa lamig. Sobrang natatakot ako ngayon kay Manang Jeanette kasi malaki ang respeto sa kanya ng mga tao dito. Halos buong buhay ko na ako nagtatrabaho dito. At ikaw lang ang katulong na tanga. Ang tanga mo! Sigaw niya muli sa akin kaya napayuko na lang ako habang lumuluha. Mahigpit akong napakapit sa suot kong basang-basa para kahit paano ay may kuhanan ako ng lakas. Sorry po. Lumuluhang sabi ko pero matapos kong sabihin iyon ay isang sampal na naman ang natanggap ko galing sa kanya. Man, Jeanette, tama na po. Naiiyak na rin na sabi ni Ate Gina na awang-awa na rin sa akin. Tumahimik ka kung ayaw mo rin mawala ng trabaho. Ako ang mayordoma na mansyong ito kaya wala kayong karapatan bastusin ako. Buong lakas na sigaw ni Manang Jeanette sa lahat. Ramdam na ramdam ko ang hapdi sa magkabilang pisngi ko dahil sa sampal na natamo. Pero hindi ko ininda iyon dahil sa takot sa mga sinabi ni Manang Jeanette. Gusto kong sabihin na aksidente lang ang lahat pero sa galit niya ngayon ay maaaring saktan niya ulit ako kapag may sinabi pa ako na kahit na ano. What's happening here? Natahimik si Manang Jeanette sa kakasigaw at nanlaki ang mga mata ko sa malamig at pamilyar na boses na narinig. Dahan-dahan ako napaangat ng tingin at napalunok ako ng mariin nang makita ang lalaking tila Diyos na nakatayo sa hamba ng pinto. Diretso ang tingin ng mga malalamig niyang mga mata sa akin kaya kaagad natarantaan lahat lalo na si Manang Jeanette. Parang biglang tumigil ang mundo ko sa katotohanang nandito na siya. Senyorito! Gulat na sabi ni Manang Jeanette na mabilis na lumapit dito. Kaagad kong sinuyod ang mga mata ko sa kabuuan ng katawan ni Senyorito. Napaawang ang mga labi ko dahil sa gitna ng mga nangyayari ay tumalo ng puso ko sa sobrang tuwa. Hindi ko mabilang kung ilang beses ko siyang napanaginipan sa loob ng halos isang buwan na wala siya. Bawat pikit ko ay siya ang naiisip ko. At ang makita siya ngayon na ilang metro lang ang layo sa akin ay sobrang nagbigay sa akin ng saya na hindi ko maipaliwanag. Kahit pa alam kong hindi siya sa akin noong huling beses kaming nagkita. Masaya ako ngayon nakabalik na siya. Evan! You're here! Welcome home! How's Manila? Biglang nawala ang tuwa ko nang sumulpot mula sa likuran ng magandang babae na ang laki ng ngiti. Biglang nadurog ang puso ko na makita na naglapat ang mga labi nila ng ilang segundo. Kagad ako nag-iwas ng tingin dahil may namumuo na naman luha sa mga mata ko dahil sa nasaksihan. Matapos ang isang buwan, hindi ko akalaing ito ang bubungad sa akin. What's happening here? Muli kong narinig kaso hindi na ako nag-abala pang tumingin sa direksyon niya kasi ayaw ko nang makakita pa ng bagay na mas makakasakit sa akin. Habang wala siya noong mga nakaraang linggo, ay mas lalo yatang lumakas ang nararamdaman ko para sa kanya. Walang oras na lumipas na hindi ko siya naiisip at sobrang nakakabaliw iyon. Hindi ko alam kung paano ko nakaya pero ngayong nandito siya at may kahalikang iba, ay hindi ko alam kung dapat pa rin ba akong sumaya o hindi. Senyorito, pinalinis ko po ang buong mansyon upang paghahanda sa pagdating ninyo. Hindi lang namin alam na sa araw na ito mismo ang dating mo. Paliwanag ni Manang Jeanette at rinig ko dito ang kaba. Everyone, go back to your work. Motoridad niyang sabi sa lahat kaya napabuntong hininga ako. Mabilis akong hinigit ni Ate Gina para umalis na kaso may sinabi sa Manang Jeanette na nagbigay ng kakaibang takot sa akin. Senyorito, nais ko pong tanggalin niyo na bilang katulong si Faith. Sa dami ng ginagawa niya mali, dapat lang siyang palisin dito. Dire-diretsong sabi ni Manang Jeanette kaya mabilis akong humakbang palapit sa kanila habang umiiling na maraming beses. Nagmamakaawa ko sinalubong ang mga mata ni Senyorito na nakatutok na sa akin. Umiigting ang pangan niya na tila galit na galit. Mas lalo lang naging madilim ang buo niyang ekspresyon nang hagurin niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Aksidente lang po iyong kanina, Manang. Mahawa po kayo. Nanginginig na sabi ko. Yuck! It's so baho? Marte na sabi ng babaeng nakakapit sa braso ni Senyorito kaya napalunok ako sabay tingin sa basa kong damit. Nakaramdam ako ng pangiinsulto kaya mabilis akong umatras dahil alam kong ako ang mabaho dahil sa tubig na ibinuhos sa akin ni Manang Jeanette kanina. Who are you to dictate me?
Malamig na tanong ni Senyorito kay Manang Junet, kaya si Manang Junet ay kaagad namutla. Hindi niya inaasahan na iyon ang sasabihin sa kanya, kaya hindi siya nakapaghanda ng isasagot. Evan Chiu, let's go in your room. I miss you a lot. Sabi ng babaeng, Diane ang pangalan, kung hindi ako nagkakamali. Mabilis niyang hinila si Senyorito papunta sa taas kaya nanuyo ang lalamunan ko. Sinundan ko sila ng tingin hanggang sa tuluyan silang nakaakyat. Mas lalong dumoble ang sakit ng dibdib ko habang iniisip ang mga posible nilang gagawin ngayon. Wala na akong pakaalam sa galit ni Manang Junet kasi natuon na ang pansin ko kay Senyorito at sa babaeng kasama nito. I was about to go out of the mansion to clean myself in our quarters when I saw the woman, fastly, walking downstairs. Nanlaki ang mga mata ko dahil wala pang isang minuto silang nakaakyat at siguradong ni hindi pa sila nakakarating sa kwarto mismo ni Senyorito. Shit! Mura ng babae habang padabog na naglalakad pupunta sa labas, kaya sinundan ko siya ng tingin. May sayang bumalot sa akin dahil sa pag-alis niya. Magsimula ka na mag-ayos ng gamit mo dahil bukas ay wala ka ng trabaho. Sabi ni Manang Junet na hindi pa tapos sa mga pagbabanta niya. Sasagot na sana ako para humingi ulit ng patawad kaso may narinig kaming pareho ng mga kataga na kapwa para sa amin. Manang Junet, we'll talk later. And Faith, in my room now. Malamig na sabi na may-ari ng mansyon na nasa pinakamataas na baitang ng hagdan. Takot dapat ang nararamdaman ko ngayon o kaba pero hindi ko iyon mahanap kasi puro saya ang laman ng puso ko ngayon dahil sa sinabi niya. Nakamamanghang, kaya niyang baguhin ang nararamdaman ko sa isang segundo lang. Nakagat ko ang ibabang labi ko para itago ang ngiting gustong sumilay. Mabilis akong pumunta sa itaas kahit pa madumi at mabaho ako habang sobrang lakas ng kabog ng puso ko. What did you do again this time, huh? Mabilis na bungad niya nang makalapit ako sa kwarto niya. Kasalukuyan siyang nakasandal sa saradong pinto ng kwarto niya habang nakahalukip-kip at nakatingin sa akin. Nanginginig ang mga labi ko sa tinging iyon at kung ano-anong imahe na kaagad ang pumasok sa isipan ko. Accident? Careless? Or dumb? Putol niya sa sinabi ko kaya nanlaki ang mga mata ko. He's too serious right now. Nakakatakot pero hindi ko man lang nararamdaman ang takot sa mga oras na ito. Madulas kaya, should I fire you? Tanong niya habang nakataas ang isang kilay kaya mabilis akong umiling-iling. Hindi kasi, kasi? Napalunok ako dahil sa pagputol niya sa mga sinasabi ko. Kasi, hindi naman po ako careless o dumb. Wala sa sariling sagot ko na kaagad ko rin pinagsisihan, kaso huli na ang lahat. Lumabas ang isang ngisi sa mga labi niya pero kaagad din iyong nawala. Kaya naisip kong gawa-gawa lamang iyon ang isip ko. Parang gusto kong lumapit sa kanya ng husto sa mga oras na ito kaso sa itsura ko ay alam kong hindi dapat. Para akong basang sisiw. Clean yourself, then. And go man and Janet to go in my office in 5 minutes. I could see your bra. Pero eh, fix that. Sabi niya sabay lakad papunta sa pintuan na nasa tabi lang ng kwarto niya. Nanlaki ang mga mata ko. Mabilis kong tinignan ang bandang dibdib ko at nag-init ang pisngi ko nang makita nang malinaw ang itim na bra kong suot. Walang kasimbilis akong tumakbo pabalik ng quarters pero sinabi ko muna kay Manang Junet ang dapat kong sabihin bago ko naligo para mawala lahat ng baho at dumi sa akin. Matapos kong maligo sa loob ng banyo ng quarters ay lumabas ako habang nakatapis lang ng tuwalya at napatalon ako sa gulat nang makita ko kung sino ang nandito dito sa loob ng quarters namin mga maid. Mabilis siyang umayos ng tayo mula sa pagkakasandal sa nakasaradong pintuan nang makita ako. Napakapit ako ng mahigpit sa tuwalyang nakabalot sa katawan ko nang lumapit siya sa akin ng unti-unti. What did you do? Well, I'm not here. Hmm? Nangaakit na tanong niya habang naglalakad pa rin. Nagpunas at naglilinis at nagluluto. Tarantang sabi ko habang umaatras para hindi niya ako abutan. He's tall and he's fast, so he captured my waist. Kaagad niya akong sinandal sa pader at sa gulat ay nabitawan ko ang tuwalyang nakabalot sa katawan ko kaya mabilis itong kumalas at nahulog sa sahig. Nakangising niyang sinundan ang tingin ng tuwalya ko. I am left naked in front of him.
Wala nang nakatakip sa lahat ng parte ng katawan ko sa mga oras na ito at kitang-kita na niya lahat ng dapat ay tinatago ko lang. I want girls at my age. Pretty, smart, elegant, and rich. But why does every time I kiss them, I remember you? What did you do? Bulong niya. Malapit sa tenga ko kaya nagsitayuan lahat ng balahibo ko sa katawan at mabilis rin dumaloy lahat ng init sa akin. Hindi ko makontrol ang sarili kong katawan sa biglang pagdaloy ng init dito. Hindi ko rin makayanan ang lagkit at init ng pagtitig niya sa akin ngayon. It seems that he wants to eat me literally. Senyorito, nakaawa ang mga labi na sabi ko habang pilit na hinahabol ang paghinga. Napatikim ako ng mahina nang maramdaman ko ang pahapyaw niyang paghaplos sa bawang ko. I am all naked and I am feeling nervous and shy about it. Kita niya ang katawan kong hindi kasing perpekto tulad ng mga nasa babaeng palagi niyang nakakasalamuha. I am petite and my treasures isn't that lovable. I am all plain. You are flawless in every point. Nakangising saan niya kaya biglang nag-init ang pisngi ko sa hiya. Bagay ako siyang itinulak palayo sa akin pero hindi siya gumalaw man lang. Hubad ako ngayon sa harap niya at ang lakas ng aircon dito sa kwarto pero hindi ako makaramdam ng lamig. Ang tanging pinag-aalala ko lang ngayon ay baka may pumasok bigla at makita kami sa ganitong sitwasyon. Dahan-dahan niya inilapit ang mukha niya sa akin. Isang pulgada na lang ay magdidikit na sana mga labi namin kaso bigla kong iniiwas ang labi ko dahil naalala ko na hinalikan siya ng babae kanina. Imbis na mahalikan ako sa labi, sa pisngi ko tumama ang labi niya. I could feel his mustache touching my skin and it tickles me a bit. Sobrang namiss ko ang amoy niya. Namiss ko siya kahit hindi ko dapat maramdaman ito kasi ako rin ang mahihirapan sa huli. Pero hindi ko talaga kayang pigilan. Mas lalong sumiklab ang init sa buong katawan ng dahan-dahan niyang halikan ang leeg ko. Fate, this day won't end without me claiming all of you. Mahinang bulong niya nang tumayo siya. Mabilis niyang hinapit ang bawang ko kaya mas nagdikit ang mga katawan namin. Isinandal ko ang baba ko sa balikan niya at doon ako pumikit ng dahan-dahan. Pagod ang katawan ko kaya hindi ko na malayang tuluyan akong nakatulog sa pwestong iyon habang hubot-hubad na kayakap sa kanya. Fate! Gulat ako na alimpungatan dahil sa narinig na sigaw. Kagad kong tinignan ang katawan ko at napahinga ko ng malalim nang makita ko na may damit akong suot at kasalukuyan akong nakahiga sa kama ko. Napalunok ako sa kadahan-dahan na tinignan si Jamila na siyang gumising sa akin. Klaro sa isipan ko mga nangyari bago ako nakatulog pero sino nagbihis sa akin? Si Jamila ba? Jamila, wait! Nagtatrabaho tayo dito tapos madadatnan kita na natutulog lang? Nandito na ngayon si Senyorito at maaari kang mawala ng trabaho. Sabi ni Jamila kaya muli akong napalunok. Bagi akong pinagdikit ang mga hita ko sa loob ng makapal na kumot dahil sa biglang naalala. Sorry po. Huwag ka naman maging pasaway, Fate. Bilasan mo magbihis para magtrabaho. Bilasan mo. Akong natatakot para sa iyo eh. Mabilis na sabi niya kaya dali-dali naman ako umalis sa kama para magbihis ng uniforme para sa mga katulong. Mabuti na lang at tatlong uniforme namin kaya nabasa man na isa kanina ay may maisusuot pa ako. Sa kusina ka dumiretso, bilisan mo. Pagmamadali ni Jamila bago ako iwan. Opo, opo. Sabi ko, hindi ko maiwasang isipin ang posibilidad na si Senyorito nga ang nagbihis sa akin dahil kaming dalawa lang naman na magkasama kanina. At siya din na naglagay sa akin sa kama ko. Hindi ko maiwasang mapangiti sa simpleng bagay na iyon at hindi nakataka sa akin ang mabilis na pagtibok ng puso ko na parang nababaliw na rin. Hindi maalis ang ngiti ko habang naglalakad ako papunta sa kusina. Saan ka galing? Tanong na Ate Gina nang makita ko kaya kinabahan ako nang maalala na muntik na niya kaming mahuli kanina. Nakatulog kasi ako. Sabi ko habang hindi makatingin sa kanya kasi naiilang at nahihiya ko sa mga pinagagagawa ko kasama sa senyorito sa banyo namin kanina habang nasa labas siya. Sa quarters? Pumunta ako doon kanina pero hindi kita nakita. Lito niyang sagot kaya napatawa ko ng pilit. Nagkasalisi siguro tayo ate. Sabi ko kaya tumango naman siya. Saka tumawa na rin. Nakahinga ko ng maluwag dahil naniwala siya sa ginawa kong dahilan.
Tumulong ako sa pag-ayos ng pantry dahil may mga groceries na dumating. Halos malula ako sa dami ng mga pagkain hindi pamilyar sa akin at parang gusto kong tikman ang lahat sa sobrang pagkamangha. Kaso pilit kong pinigilan ang sarili ko. Sus, Ginoo, 10,000 to? Biglang sambit ni Ate Gina kaya dali-dali din ako sumilip sa isang maliit na karton na hawak niya. At nanlaki rin ang mga mata ko nang makita na 10,000 ang presyo na nakalagay doon. Ginto yata yan? Gulat na sambit ko kaya sabay kaming tumawa ni Ate Gina. Naging mas maingat ako sa paghawak sa mga pagkain dahil sa mga presyong nakita ko. Halatang sa ibang bansa pa inangkat ang mga ito. At kung meron man na dito lang nang galing sa bansa, ay sobrang mahal naman. Did the groceries came? Bigla ko natigilan sa akmang paglalagay ng maraming pagkain na nakalagay sa box sa bandang itaas dahil sa narinig ko. Senyorito, dumating po ang mga pagkain ngayon lang. Mahinang sabi ni Ate Gina na puno ng paggalang kaya dahan-dahan ako lumingon sa likuran ko. Nakita ko ang perpekto naming amo na nasa pinto ng malaking pantry. Nanginig ang buong katawan nang nagtama ang mga mata namin. Nataranta ako, lalo na noong humakbang siyang papasok. Bahagya siyang tumingin sa mga hawak kong pagkain pero kaagad niya rin ibinalik ang mga mata sa mukha ko. Kirwick, kanina pa? Tanong niya sa akin at kita ko sa gilid ng mga mata ko na biglang napanganga sa Ate Gina. Ako naman eh hindi ko na alam kung sasagot ba ako o hindi kaya simpleng tumango na lang ako saka nag-iwas ng tingin. Taranta kong inilagay sa bandang itaas ng cabinet ang mga hawak ko. I saw him got something right in front of me, so I look at it. Kita kong kumuha siya ng maraming mga maliliit na pagkain na nakalagay sa parang paper bag na maliit na hindi ko maintindihan ang pangalan. Chinese yata. At ilang sandali pa inaramdaman ko ang bahagya niyang paghawak sa bewang ko habang patuloy na kumukuha ng pagkaing iyon. Nanlaki ang mga mata ko sa ginawa niya saka kaagad na lumayo pero hindi niya tinanggal ang kamay niya sa bewang ko. Senyorito, sana po'y tinawag niyo na lang ang isa sa amin para dalhan kayo ng gusto niyo. Biglang sabi ni Ate Gina kaya sabay kaming napalingon sa kanya. Mas lalo ako nataranta nang makita na nakatutok ang mga mata ni Ate Gina sa kamay na nasa bewang ko. Am I asking for your opinion? Malamig na sabi na lalaking nasa tabi ko kaya nawalan kaagad ng kulay ang mukha ni Ate Gina sa takot at pagkapahiya. Go to my office later. Bulong nito sa akin bago ako dahan-dahan na binitawan at tuluyan na siyang lumabas ng pantry habang maraming dalang pagkain. Ate Gina, mainang sambit ko habang nakatitig sa mukha niyang parang iiyak na. Suplado ni sir sa amin pero bakit parang sa'yo? Hindi ko narinig ang huli niyang sinabi kasi tila ibinulong niya lang sa sarili niya. Mas lalo ko nakaramdam ng kaba at takot sa posibleng mga iniisip niya tungkol sa akin. Ate Gina, muling sabi ko kaya parang bigla siyang bumalik sa huwisyo. Ngumiti siya ng pilit sa akin saka tumawa ng mahina pero alam kong pilit lang din iyon. Tara na Faith, tapusin na natin ito. Sabi niya saka mabilis na nagpatuloy sa pagtatrabaho kaya dahan-dahan na rin akong bumalik sa mga ginagawa ko nang hindi naaalis ang kaba sa akin. Matapos ang paglalagay namin ng mga groceries sa pantry ay kaagad kaming inutusan ni Manang Jeanette na maglinis sa bodega ng mansyon. Dalawa lang kami ni Ate Gina kaya matagal kaming natapos. Maraming mga alikabok at maraming mga daga. Itong parte lang yata ng mansyon na talagang madumi dahil sa mga nakatambak na mga gamit na matagal na yatang hindi nagagamit. Kain lang ang naging pahinga namin ni Ate Gina. At gabi na kami natapos kaya wala talagang lakas ang katawan ko. Faith, diretso tulog na kaagad. Sabi ni Ate Gina habang naglalakad kami pabalik sa quarters. I am that tired, so when we got to our quarters, I immediately cleaned myself. Kaagad ako nagsuot ng pantulog ko. Kaso hindi ko magawang makatulog kasi naalala ko lang ang mga ginawa namin kanina dito sa banyo ng quarters. Hindi ko maiwasang isipin ang mga daing ko. Tila naririnig ko ang mga ungol namin pareho kaya imbis na makatulog ay dilat na dilat pa rin ako. Bandang 9:00 ng gabi inaisipan kong lumabas. Kakasarado ko pa lang ng pinto ng quarters namin ay may biglang humila sa akin sabay takip ng bibig ko. Kaya hindi ako nakasigaw. Pero nang maamoy ko ang pamilyar na bango ay bigla ako naging kampante. Really ha?
Bulong nang siyang nagtakip sa bibig ko at nalaki ang mga mata ko dahil doon lang pumasok sa isip ko na sinasabihan niya pala kung pumunta sa opisina niya kanina. Dahan-dahan niyang tinanggal ang pagkakatakip niya sa bibig ko. Hindi ko masyadong maaninag ang mukha niya kasi medyo madilim sa parting ito pero amoy ko ang mamahaling alak sa hininga niya. Po? Utal na tanong ko kaya bahagyang tumaas ang kilay niya. Tom, aren't you craving for me? Tila hindi makapaniwala ang tanong niya kaya napaawang ang mga labi ko. Hindi ko alam ang isasagot sa tanong niya at hindi ko rin alam ang gagawin ko. Just what the hell? Muling mura niya at ilang sandali pa inatagpuan ko na lang ang sarili kong nagpapadala sa mga hila niya habang pareho kami naglalakad paakyat sa hagdanan. Papunta sa kwarto niya habang sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko rin may pagkakailaan tuwa sa sistema ko. Nang makapasok kami sa pamilyar na kwarto ay hindi ako nakapaghanda kasi agaran niya akong sinugod ng halik sa mga labi. Hindi ako nakatugon kaagad dahil sa gulat kaya marahan niyang kinagat ang pang-ibaban labi ko. Kaya napasinghap ako dahil doon. Kinuha niya ang pagkakataong iyon para mas palalimin pa ang mga halik na ipinagkakaloob niya sa akin. Mas lalong umusbong ang init sa mga katawan namin. What's with you? Why am I so eager to claim you? I am Ivan. Ivan Villalus for Tom's sake. Madiinasambit niya habang hinahalikan ako sa mapusok na paraan. Nang mahawakan niya ang ibaba ng suot kong t-shirt, ay ako na mismo ang nagtaas ng dalawa kong kamay para mahubad niya iyon ng tuluyan. At nang mga oras na iyon, ay walang pag-aalinlangan kung ipinagkaloob sa kanya ang pinaka-iingat-ingatan ko. He is rough and insatiable in bed. Halata na eksperto siya sa ganito at hindi ko magawang tumanggi dahil kahit ako ay gusto rin ang mga ipinaparamdam niya sa akin. The pleasure he's giving is so addicting and I want more. Mas lalong hinahanap ng katawan ko at parang ayokong tumigil. Hindi ko gustong tumigil. Hindi ko mabilang kung ilang beses niya akong inangkin sa gabing iyon. Basta ang naalala ko na lang ay umaga na noong matapos kami. Umaga na kaming naging kontento sa isa't isa at nakatulog ako habang hubot-hubad sa kwarto niya. Habang siya ay nasa tabi ko. This is one of the happiest night in my life at hindi ko pagsisisihan na ibinigay ko ang buo kong sarili sa kanya. I am Faith Cortez and I gave my first to Ivan Villalus. Hindi ko kailanman pagsisisihan ang desisyong ito dahil tanggap ko nang nahuhulog na ako sa amo ko. Nahuhulog na ako at nakakatakot man pero hindi ko talaga mapigilan at maiwasan. Nagising ako dahil sa mabigat na bagay na nakadagan sa akin. Dahan-dahan ako nagmulat ng mga mata at ang una kong nakita ay ang mapayapang tulog na mukha ng lalaki sa tabi ko. Unti-unting bumalik sa alaala ko ang mga nangyari kaya bigla akong napalayo pero napangiwi ako sa sakit na dulot nito sa gitnang bahagi ng mga hita ko. He groaned and moved a bit so I swallowed hard. Ramdam na ramdam ko ang sakit sa gitnang bahagi ng hita ko na para akong hinahati. Biglang namuo ang mga luha sa mga mata ko pero matagal ko pa rin tinitigan ang mukha niyang tulog. His thick black lashes and pointed nose. I'm sure he's still naked under the thick sheets. Napalunok ulit ako sa kadahan-dahan na inalis ang kamay niyang nakadagan sa tiyan ko. I removed it carefully without waking him up. Nang tuluyan kong makuha ang pagkakasandal ng kamay niya sa akin, ay dahan-dahan akong tumayo. Kaagad na naramdaman ng hubad kong katawan ang lamig na dala ng aircon sa kwartong ito. Mahina akong napadaing dahil sa sakit ng ginawa kong paggalaw. Sa kabila ng sakit, sa buo kong katawan, lalo na sa gitna ng hita ko ay nagawa kong pulutin isa-isa ang mga damit kong nagkalat sa sahig. Mabilis ako nagbihis sa kadali-dali na lumabas ng kwartong iyon habang sobra-sobra ang kaba. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko at pinagpapawisan ako ng malamig sa bawat hakbang na ginagawa ko pababa. Umaga na at hindi ko alam ang mga gagawin. Tiniis ko ang sakit ng katawan ko para lang makabalik sa quarters namin. At saktong pagbukas ko ng pinto ay sumalubong sa akin si Manang Junette na seryoso ang mukha. Saan ka galing ng ganito kaaga?
Agara na tanong niya, kaya napalunok ako ng mariin saka nag-iwas ng tingin. Mabilis ako nag-isip ng pwedeng irason sa mga oras na ito. At pasalamat naman ako kasi gumawa ng mabilis ang utak ko. Kanina pa po ako gising? Nanginginig na sagot ko. At nagliwaliw ka sa mansyon? Masungit na tanong niya, kaya muli akong napalunok dahil sa kaba. Nagpahangin lang po. Sagot ko ulit, kaya sarkastiko siyang tumawa bago umiling na parang hindi niya nagustuhan lahat ng mga sinasabi ko. Pumasok ka na at para kang bold star sa suot mong iyan. Di ka ba nahihiya sa mga makakakita? Paano kung makita ka na senyorito? Walang delikadesa. Pagalit na sabi niya sa kahinila akong papasok. Napangiwi na lang ako sa sakit pero hindi na ako nagreklamo. Faith! Gulat na tawag ni Ate Gina na kagigisang lang kasi kinukusod niya pang isa niyang mata. Gisingin niyo na sila. Magtatrabaho na tayo. Sigaw ni Manang Jeanette, kaya napatalon ako ng bahagya sa gulat at taranta. Dali-dali naman naming ginising ni Ate Gina ang iba dahil sa kagustuhan ni Manang Jeanette. At todo tiis ako sa masakit kong katawan. Tila gusto ko na lang na humilata buong araw dahil sa pagod. Hindi ko maalala kung umabot man lang ba sa isang oras ang tulog ko. Wala sa sarili ako napangiti ng wala sa sarili. Our bodies collided. Sex is for married couple only. Pero sa panahon ngayon ay wala ng babae na puro. O kung meron man ay konti na lang. I used to be pure, but Evan, will you lose is such a tease. May prinsipyo ako, pero siyang dahilan kung bakit ako rin ang kusang bumali sa prinsipyong iyon. Ano yung mga pula sa leeg mo, Faith? Biglang tanong sa akin ni Jamila. Nagising na rin, kaya kaagad na nawala ang itis sa mga labi ko. Mabilis kong hinawakan ang leeg ko dahil sa sinabi niya. Po? Tanong ko, pero agad siyang lumapit sa akin para tingnan ng maigi ang leeg ko. Nanlaki ang mga mata ko kasi parang may ideya na ako kung anong tinutukoy niya. Faith, ano mga ito? Seryosong tanong niya, kaya nanginig ako sa kaba. Kagat po ng lamok? Tarantang sabi ko, saka mabilis na pumasok sa banyo para tingnan ang leeg ko kung tama nga ang iniisip ko. Pagkaharap ko sa salamin, sa loob ng banyo ay bahagi akong tumingala para makita ko ng maigi ang kabuuan ng leeg ko. At ganoon na lang ang kaba. Takot at gulat sa akin nang makita ang maraming pulang marka sa leeg ko na love bites.